Good morning po sa bawat isa na kasama natin ngayon sa ating morning devotion. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagka-prayer and fasting. At ngayon po, kami po ang naatasan na mag-exhort ng ating Word of God. Kasama ko po ngayon si Pauline bago po ako mag-exhort. Gusto ko pong madinig nyo yung patotoo ng aming pamilya regarding dito sa prayer and fasting. Hello po, good morning po sa ating lahat. Papatotoo ko lang po yung nangyari po sa family namin na last quarter po, nagkaroon nga po ng prayer and fasting. Then, and during that time, nagkaroon po kami ng problem sa family. Pero, what we did was we prayed for 1 week and yun nga, praise God, dahil in-answer niya yung prayer namin kahit in that short time kasi yan, yun lang. Tama po yun. Napakabigat po ng pinagdaanan namin ng pagsubok, pero kami ni Pauline at si Pastor talagang we prayed earnestly to God na every lunchtime nagpe-pray po talaga kami. Pero alam niyo yun, just right after po talaga ng prayer and fasting, kahit ikaw ba Pauline, nagulat ka nung in-answer ni Lord. Alam mo na talaga pong napaiyak kami kung paano kumilos ang Panginoon. At naniniwala po kami na yung kapangyarihan ng panalangin, yung kapangyarihan ng pag-aayuno sa panalangin ay talagang very powerful po ngayon. Po talaga yon. Kaya samahan niyo po ako sa ating pag-aaralan ngayong umaga from Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Pauline, pakibasa naman. Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance so that they will not be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full, but you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen and amen. Before po ito, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ito po yung prior na sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 1. Sabi niya po dito, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Maging maingat daw po tayo na hindi natin ipapakita yung kabutihan natin sa ibang tao. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Pag gumagawa ka ng kabutihan at ipinakikita mo sa ibang tao, na kaya kang gumagawa ng kabutihan para ipakita mo sa ibang tao, wala ka na raw matatanggap na reward galing sa kalangitan. Dito po nung sinabi to ni Jesus sa kanyang mga alagad, yung tungkol sa pagka-fast, meron po kasing winay niya, against sa mga hypocritical fasting. Yung mga hypocrites po dito, yung pinapertain niya po yung mga hypocrites dito when he said, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites. Yung hypocrites po dito, he is pertaining to the Pharisees and to the scribes. Pag sinabi po kung Pharisees and scribes, sila po yung mga nag-aaral, mga nasa temple, sila yung mga nag-aaral ng law. At ito po ang sabi niya, huwag kayong tumulad sa kanila,
sa mga hypocrites, sa mga paraseo, sa mga escriba, with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Huwag daw kayong tumulad sa kanila na binabago nila yung itsura nila. Kasi po, nung araw, ang tradition po o ang kultura nila pag nagpa-fasting, ayaw po nilang magpakilala. Supposedly na ayaw nilang magpakita na sila yung nagpa-fasting. So ang ginagawa ng mga Pharisees at saka mga scribes, naglalagay pa sila ng mga ashes sa mukha nila. At ginagawa nila, naghahanap sila ng mga damit nila na luma-luma. Ang pinakaluma nilang damit, tapos may mga hole, may mga butas-butas, para hindi daw sila makikilala. Pero ang ginagawa nila, pag nagpa-fast sila, ang ginagawa nila, sinusuot nga nila yon, yung face nga sila, puro ashes. Pero ang ginagawa nila, naglalakad sila. They go around, they walk around the temple. At during that time, 2 beses po, nagpa-fasting ang mga Pharisees at saka mga scribes. Kasi nakuha nila to nung si Moses, kasi nung umakyat siya sa Mount Sinai, na nag-fasting siya, that was Thursday. Nag-prayer and fasting siya hanggang nakakuha siya ng revelation kay Lord. Pagbaba niya, dala-dala niya yung tablet ng 10 commandments. Tapos, pagbalik niya Monday. So, ang naisip nila, ginagawa nila, kaya sila nag-prayer and fasting ng Thursday and Monday. Pero yung Thursday and Monday na yun, yun yung market day nila noon, na kung saan mas maraming tao, mas maraming dumadaan. Kaya yung mga Pharisees at saka mga scribes, noon sila nagpa-fasting. Kung sana nasa temple lang sila, hindi. Umiikot sila sa templo para to be recognized. Their goal is, the hypocrites like to go around looking like they are fasting so that people would notice how spiritual they were. Pinapakita nila kung gaano sila ka-spiritual. Pinapakita nila na sila ay mas righteous kaysa isa iba dahil nagpa-fasting sila. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Anong reward nila? Sabi ng Panginoon. Anong verse 16b? Truly I tell you have received the reward in full. They have received the reward in full. Sabi dito sa iba't ibang version, sabi sa NLT, New Living Translation, I will tell you the truth. That is the only reward they will ever get. Yung mga hypocrite, habang nagpa-fasting sila, pinapakita nila sa outward appearance nila na sila ay banal. Sila ay nananalangin. Sila ay nagpa-fasting. Pero ang sabi ng Panginoon, do not be like the hypocrite. Dahil anuman yung ginawa nila, natanggap na nila yung reward nila. Bakit natanggap na nila yung reward nila? Kasi nakita na sila ng mga tao, napapurihan na sila ng mga tao, nasabihan na sila ng mga tao, naku, yan na yung mga banal na tao, naku, yan na yung mga spiritual na tao na nananalangin, na nagpe-pray, at nagpa-fast. Sila na yung mga righteous one. O di sila na, di ba? Pero sabi ng Panginoon, ang totoo daw na pagpa-fast, He advised us to a heartfelt fasting. Yung mga hypocrite, winar niya tayo na huwag tayong gumaya sa kanila.
ito yung ina-advise niya sa atin na magkaroon tayo ng heartfelt fasting. Ano ba pag sinabing heartfelt? Yung galing sa puso. Verse 17, sabi dito, "But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you." Ang true fasting po, ito yung having fellowship with God, na yung concern mo, and to be concerned with what He thinks first of all, rather than what other people may think. Yung real and true fasting daw, ang main intention mo is to have fellowship with God. Yung makaniig ka sa Panginoon, yung magkaroon ka ng fellowship sa Panginoon, at ang una mong iniisip kung ano yung iisipin ng Diyos sa'yo, hindi yung iisipin ng ibang tao para sa'yo. Kaya ka nagpa-fasting dahil ang iniisip mo ang Panginoon. Dahil gusto mong makipag-fellowship sa Panginoon. Hindi yung kaya ka magpa-fasting para makita ng ibang tao. Meron nga, when you are seen by other people, while you are fasting, you are not sinning. Halimbawa, si Pauline, hindi siya kakain ng lunch, nakita siya na ibang tao, hindi siya nagkakasala nun. Halimbawa, sa church, corporate fasting, dahil meron kayong ipinagpa-fast. Halimbawa, tayong lahat, nagpa-fasting, nagkakaroon tayo ng corporate fasting kasi meron tayong gustong ipanalangin sa Panginoon para malaman ng ibang tao na tayo ay nagpa-fast. Hindi po tayo nagkakasala kasi ang layunin natin ay manalangin tayo para dun sa layunin natin kung anong gusto natin ipanalangin. Pero it's another thing, you are fasting to be seen by others. It's another thing. Na kaya tayo nagpa-fasting para makita ko na ibang tao. Pauline, mag-fasting tayo para makita nila tayo na nagpa-fast tayo. Kasi baka sabihin naman nila nakakahiya. Asawa ko ng pastor, ikaw anak ka ng pastor, tapos hindi ka nagpa-fast. Yun po ang pagkakaiba nun. Pero kung nagpa-fasting kami at nakita niyo nagpa-fasting kami, pero hindi namin intention para ipakita sa inyo, yun po ay magkaibang bagay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 17, when you fast, put oil on your head and wash your face. Kaya kung magka-fast ka raw, huwag kang magpahalata na nagpa-fasting ka. Kailangan mag-wash ka. Nag-igo ka ba, Pauline? Mag-wash ka ng face mo, mag-put ka ng oil. Bakit sinabi pati put ng oil? Kasi nung isa sa grooming nung panahon na yon, na isa sa grooming nila yung maglalagay sila ng oil sa head nila. Or siguro ngayon, mga gel, ganun. Basta, gawin mo yung dati mong ginagawa sa sarili mo. Huwag kang maglungkot ng mukha mo dahil seryosong-seryoso ka kasi po nagpa-fasting ako ngayon. Hindi po ganon. Yung hindi ka na maliligo kasi parang feeling mo holy ka pag malungkot ka lang, hindi ka mag-aayos, nakagula-gulamit lang yung damit mo. Hindi po yun ang sign ng pagka-fasting. Ang gusto po ng Panginoon na pagka-fasting, yung pagka-fasting na
that will glorify His name. Yung ano ba yung nasa laman ng puso mo? Sabi po sa susunod na verse, sa verse 18b, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. We will fast at ang makikita ng Panginoon, yung hindi natin nakikita. Yung hindi natin nakikita, yun yung laman ng puso natin. At yung laman ng puso natin, yun ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon as we fast and pray to God. Ano po ang reward na sabi? Pauline, ano yung last na ano statement? What is done in secret will reward you. Yung reward po na yun, pwedeng dito ba? Pwede bang, sa palagay mo, may makukuha pang reward in this life? Pwede. Kasi pwedeng reward yung answered prayer dun sa mga pinag-pray mo. O kaya pwedeng reward yung makita mo yung kingdom ni Lord, yung furtherance of the kingdom ni, of the Lord na nag-flourish talaga. Pero dito pinapertain ng Panginoon yung future reward natin. Yung reward natin, yung treasure in heaven. Yun yung reward na hihintayin natin in the future. Ano man yung ginawa mong sikreto na ginawa mo para sa Panginoon, God will reward you. Sana po yung ginagawa natin na pray and fast, hindi po natin gagawin to dahil sinabi lang ng church natin. Hindi po natin gagawin to dahil activities lang ng church natin. Hindi po natin gagawin to dahil kailangan mo lang gawin dahil nakakahiya, hindi mo ginagawa. Wala pong bisa lahat ng bagay na ito. Malalagay po tayo dun sa kategoryang mga hypocrite po tayo na panlabas na pag-aayuno at panalangin ang ipapakita natin. Ang gusto pong makita ng Panginoon, yung what we do in secret, yung mananalangin ka na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. At ang importante po dito, yung habang tayo ay nananalangin, nakakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon. Hindi yung buti ka pa, ang galing-galing mo naman, napaka-spiritual mo, nananalangin ka. Hindi po tayo makakakuha ng reward at hindi makakapagbigay ng glory sa Panginoon yun. Ang gusto po ng Panginoon, manalangin tayo nang may pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Marami pong salamat. Yun po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Manalangin po tayo, Pauline. Sige po. Let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga na binigay po sa amin. Salamat po sa grace, sa mercy, Lord, sa mga provision na binibigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw. And Lord, humingi po kami ng tawad kung minsan, Lord, nakakalimutan po namin kung bakit namin ginagawa ang prayer and fasting, Lord. And Lord, patawad po dahil minsan nakakalimutan namin na para sa inyo lang po itong nagawa po namin, para hindi po para makita ng tao na kami ay banal, Lord. And ipaalala niyo po sa bawat isa sa amin, Lord, kung ano ba yung dahilan kung bakit kami nagpa-prayer and fasting. And also, Lord, ngayon po, pinagpa-pray po namin yung mga doctors, Lord, na nasa hospital, Lord. Huwag niyo po sila hayaan
na magkasakit, Lord, na mapagod, Lord. Patuloy niyo po sila bigyan ng wisdom, knowledge, and strength, Lord, sa bawat pag-aasikaso nila sa mga pasyente nila, Lord. And kayo po ang mag-bless sa kanilang mga sacrifices, Lord, na ginagawa po nila sa araw-araw, Lord. And also, Lord, pinag-pray na rin po namin yung mga pasyente na hanggang ngayon, Lord, ay may sakit pa rin, Lord. Kayo po ang mag-comfort sa kanila. Kayo po ang mag-provide ng needs nila, Lord. Huwag niyo po sila hayaan na mahinaan ng loob, Lord. Kayo po ang mag-provide sa kanila ng strength, Lord, sa paglaban ng sakit nila, Lord. And also, Lord, pinag-pray po namin yung bansa namin sa mga nangyayari po sa kapaligiran namin, Lord, na huwag niyo pong hayaan na may masamang mangyayari, Lord, sa amin, Lord. And sa government din po namin, Lord, sa mga nag-lead na leaders sa amin, patuloy niyo po sila bigyan ng wisdom and knowledge sa mga decision na gagawin po nila para sa bansa namin, Lord. And Lord, pati na rin po sa ibang bansa, Lord, huwag niyo po sila hayaan na gumawa ng decision na ikasisira ng mga maraming buhay, Lord. Kayo po ang magbigay ng wisdom knowledge sa nila, pati na rin po ng peace, Lord. Huwag niyo po hayaan na mag-away-away po ang mga bansa, Lord. Lord, alam po namin na may rason po kayo kung bakit nangyayari itong mga nagaganap sa amin ngayon. And alam po namin na hindi yung po hayaan yung mga anak niyo, Lord, na mawala, Lord. Ilayo niyo po kami sa mga masasamang bagay, Lord. And salamat po sa lahat. Amen. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na manalangin, na may pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Marami pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless.